Matapos niyang magtagpo ang landas ni na Enteng, Kulas, Pedro, Bernamir at Agata at maligtas ng dalawang dalaga ang dalawang pasaway sa mga aswang, ay inanyayahan sila nito sa kanilang bahay para doon na magpalipas ng gabi at nang makapaghapunan na din. Nang makarating na ang lima sa bahay nila Bernamir, ay nakita ng tatlo ang isang matandang babae sa labas ng kanilang bakuran at sinalubong sila nito. Agad namang nagmano ang dalawang dalaga dito. Nga po pala, sila po si Naenteng, Kulas at Pedro, mga napadpad sa lumang baryo. Buti nakita namin at tinulungan. Ah, ganun ba? Ang kala ko mga aakyat ang ligaw kay Agata. Nasabay ngiti ng matanda. Nana Jesusa naman, hindi ko type yung mga yan, no? Yung isa, bata pa. Yung isa naman, sobrang puti. Pinakyawa tayong buong tindahan ng gluta. At yung isa, ew, ang pangit. Parang hindi naliligo. Kung alam ko lang, hindi ko na sana niligtas yan dun sa aswang. Abay, kita mo tong bayon take one na to. Kung makapangilait, akala mo naman maganda. Aswang, buti hindi ka pang nahuhuli tuwing eleksyon. Flying voters. Oh, naagad naman itong siniko ni Enteng para tumigil na. Ay, kung... Best friend naman! Eh, na nga ano eh! Siya kaya na muna dyan! Nagwika naman si Aling Jesusa nang naangiti. Alam nyo, na ganyan din kaming dalawa ng Tata Armin nyo noong kabataan namin. Away bati. Nasabay akbay kinakulas at Agata at naglakad papasok ng bahay. Agad namang tumawa ang tatlong naiwan na sina Bernamir, Enteng at Pedro. Na napawi ka pa si Enteng. Mukhang nakahanap ng katapat yung kaibigan ko ah. Ubod kasi ng yabang yan minsan eh, di ba Peds? Naagad namang sinang-ayunan ni Pedro. Naku, gano'n ba kadalas ang minsan? Okay lang yun. Natutuwa lang yung si Agata. Wala na kasing matukso yan. Nung umalis ng bahay ang isa pa naming kaibigan para maglakbay. Tara na, pasok na tayo sa bahay. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay agad pinaupo ni Aling Jesusa si Kulas kaharap si Agata sa mesa at nasa isang upuan ito sa gitna ng dalawa. Nang makapasok na sila Bernamir, Enteng at Pedro, ay naupo na rin ang tatlo. Maya-maya ay may lumabas na mag-asawa mula sa kusina. Nagwika naman ang lalaki na matipuno ang katawan na si Bernabe. Aba, may bisita pala tayo. Sabay ngiti nito sa tatlo at gayon din ang babaeng medyo may edad na rin. Ngunit maganda pa rin ito na si Mir at nagwika. Ah, magandang gabi sa inyo. Sabay ngiti sa tatlo na agad namang tumayo ang tatlo at sabay sabing, magandang gabi din po sa inyo. Magandang gabi din po. Eh, ano pong ulam nyo? Dito na agad lumapit ang dalawang dalaga sa mga ito at nagmano. Ama, ina, sila nga po pala si Naenteng, Kulas at Pedro, mga bagong salta. At nakita namin sa gubat na hinahabol ng mga aswang. Ah, ganun ba? Akala ko mga mandiligaw yan ni Agata. Nagkamali pala ako. Nasabay tawa nito ng malakas na siniko naman agad ito ni Mir at nagwika. Ano ka ba? Nakakahiya sa mga bisita. Nasabay ngiti pa nito sa tatlo at humingi pa ito ng pasensya. Nagwika naman si Enteng na, ay wag po kayong humingi ng dispensa. Kami nga po dapat mahiya dahil po baka nakaka-distorbo na po kami sa inyo. Lalo pa may kalakasan kumain yung mga kasama ko. Nagwika naman si Agata. Mabuti pa tong si anak araw. Marunong mahiya. Di gaya ng isa dyan. Pangit na nga. Ang kapal pa ng mukha. Nagwika naman si Kulas. Sakit mo naman magsalita. Pagpasensyaan nyo na po si Pedro ha. Ganyan kasi minsan yan. Ganyan ugali niyan eh. Hindi masyadong mahiyain. Pero ganun man, hindi ka naman pangit para sa amin, Peds. Para ka lang naman uod sa ngayon tapos magiging paru-paro. Pero mukha ka talagang uod sa ngayon, Peds. Pero tandaan mo lang, Peds ha. English to ha. Alam ko mabibigla ka na naman, Peds. May kasabihan na beautiful is in the eyes of the mankind. Nasabay-sabay naman silang tumawa ng malakas na nagwika si Pedro ng, ikaw ata hindi
tinutukoy ni Ate Agatha, kuya. Hindi ako. Maligo ka naman kasi minsan. Para di ka na pagkakamal ang impacto. Tsaka mali naman yung sinabi mo eh. Beauty is in the eyes of the beholder. Ganin! Nagwi ka naman si Kulas ng, Sus, parehas lang naman yung pids. Beholder, mankind, spelling lang naman pinagkaiba eh. Iisa lang naman yun. Baka pati kaming kita ng mga pangmalakasan kung English dyan, Pedro. Magulantang ka dyan. At nagwi ka naman si Aling Jesusa ng, Sige na, Bernabe. Mir, upo na kayo para makakain na tayo, ha? Habang kumakain, ay naalala ni Enteng ang ikinuwento sa kanya ni Lolo Juan. Noong nakauwi na sila galing sa pagkuha ng mutya ng San Telmo, kaya tinanong nito si Bernabe. Mawalang galang na po. Minsan po ba nakapunta na kayo sa baryo? Doon sa malapit sa lawa. Kayo kasi ata yung ikinuwento sa akin ni Lolo Juan na umubos sa mga aswang. May 14 na taon na ang nakakaraan. Naagad namang nagkatinginan ang mag-asawang Bernabe at Mir. Oo, kami nga yun. Ika ni Bernabe. Doon pala kayo nakatira? Wow, sa wakas. Nakilala ko rin po kayo sa wakas. Ang astig naman. Ika ni Enteng. Eto pala si Bernamir. Yung dinukot ng mga mantiw doon sa baryo. Naipinagtaka naman nina Pedro at Kulas ito. At nagwika ng, Teka best friend, paano mo nalaman yun? Di ko yata alam yun, ha? Naagad namang nagwika si Pedro. Wala ka naman kasing alam talaga, Kuya Kulas. Kaya gusto ka kainin ng mga aswang. Paborito nila yun. Laging mga walang alam. Nasabay tawa pa nito. Nagwika naman si Mir. Naalala ko na. Teka. Sabay labas ng kwintas nito na may kulay asul na bato. Ito yung binigay sa akin ng mga mantiw nang maligtas naman ng anak nila laban sa mga aswang. Nagwika naman si Pedro. Wow! Meron din po kayong anting-anting. Magkakuli pa kayo ng isang mutya ni Kuya Enteng. Ha? Ano ka mo? Mutya? Ika ni Bernabe sa bata. Meron din kayong anting-anting? Ha? Baling natanong ni Bernabe sa tatlo. Naagad namang nagyabang na naman si Kulas. Opo, eto nga oh. Teka ho ah, wag ho kayong mabibigla. Bihira lang may ganito eh. At inilabas ang kwintas nito na suot. Ito po. Ito po yung sa akin. Mutya ng... Basta, di ko alam tawag eh. Nakalimutan ko lang. Bakit naman mutya ng barangay yan, Kuya Kulas? Suriin mo munang mabuti. Naku. Che, mahinimik ka nga muna dyan, bansot. Usapang 5 feet pataas lang muna to. Hindi po sa pag-ano. Pero ano eh, ito lang naman po yung mutya na ginamit ko noong harapin ko yung isang baryo ng mga aswang. At ito rin po yung ginamit ko noong habulin at kunin ko yung kintong buhok ng tikbalang. Naagad namang nagkatinginan ang mag-anak. Ito naman yung mutya na ipinagkaloob sa akin ng mga engkanto na pwede kang maglaho kapag nasa isang puno ka. Kagaya ng ginawa namin ni Pedro. At siya nga pala, si ama ay may lahing tikbalang at si ina naman ay may lahing anggitay. Nasabay ngiti nito. Saka napasabi naman si Kulas ng, Wow! Astig pala! Astig niyo naman pala, Mang Bernabe! Aling Mir! Ngunit, natahimik ang tatlo na si Aling Jesusa, Mir at Bernabe nang ilabas ni Enteng ang kanyang medalyon na may 3 mutya na kulay puti, asul at pula. Na nagwika naman si Aling Jesusa. Iyo, saan mo ito nakuha? At sino ang nagbigay sa iyo nito? At tumugon ang binata. Ang Lolo Dodoy ko po ang nagbigay sa akin ito. At may 2 pa ho akong kulang na kukunin, kaya ho kami naglalakbay. Bakit, Nay? Tanong ni Mir sa kanyang ina. Wala naman. Nagandahan lamang ako sa medalyon niya. Yun lamang. Matapos ngang makapaghapunan ng lahat, ay pinagpahinga na nila ang 3 sa iisang kwarto. Nang makatulog na ang 3 binata, maging sina Mir at Bernamir, ay nilapitan na mag-asawa si Aling Jesusa. Sa labas, na nakaupo at nagpapahangin. Tinanong ito ni Mir,
kung ano nga ba ang alam nito sa pagkatao ng binata. At kung bakit ito nagulat noong makita ang kwintas nito. Napabuntong hininga naman si Aling Hesusa at sinabi sa dalawa na maupo at sasabihin niya ang lahat. Ang kwintas na suot ni Enteng ay dating pagmamay-ari ng aking kaibigan. Isa ding kalahating engkanto na may mataas na uri. Ngunit, nirin lang ito at umimik sa isang tao. Nagkaanak sila at marahil yun ay si Enteng. Huli na nang malaman ito ang totoong pagkatao ng napuso ang lalaki. Ito pala ay ang Diablo na si Amon Labaw. Nang malaman iyon ng kalahating engkanto, ay pilit na kinukuha ang bata. Mapabuting engkanto man o masama, dahil sa maari itong maging kasangkapan para mamuno sa kanilang lugar. Dahil sa taglay na masamang dugo ng bata, kaya nagkaroon ng digmaan sa lugar ng mga engkanto. Kasama ako ang iyong amang si Armin, si Pedring, at ang hindi nyo pa nakikilala na si Nawan, Dodoy, Puring at Tagoy. Kami yung pitong tagabantay noon ng lagusan na tumulong para maitakas ang mag-ina. Ngunit, nagawa kaming harangan ng mga aswang, ang pinuno ng mga busaw at gabunan, at ang iba pang uri ng malalakas na kampon ng kadiliman, kasama na ang Diablo. Kaya nilabanan iyon nila Pedring at Tagoy. Ngunit sadyang malakas ang Diablo at mga alagad nito. Nang malapit na kaming masukol, ay nagdesisyon ang ina ng bata na ipagkatiwala ito, ang kanyang anak, sa isang malapit at tapat nitong kaibigan na si Dodoy. Na siya na ang bahalang magpalaki dito. Ginamit nito ang medalyon ng limang elemento. Ngunit, hindi ito buo dahil sa ikalimang bato na mahirap makuha. Dahil, kailangan ito ng sakripisyo. Para mapunan ang kakulangan na iyon, ay isinakripisyo nito ang kanyang sarili. Para punan ang kulang ng medalyon at buong lakas na ginamit sa Diablo at sa mga alagad nito. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay naman kami laban sa kampon ng dilim. Matapos iyon ay nagpa siya kaming maghiwa-hiwalay ng landas. At isinikreto ang buong mga pangyayari. Sadyang nakilala niyo lang talaga si Pedring nang di sinasadya. Kung ganon, si Enteng ay posibleng maging masama? Ikanimir. Posible, dahil sa masamang dugo nito. Pero, kaya nga nang nauna, hanggat may mga kaibigan ito, ay posibleng mabago iyon dahil sa may mabuting dugo din itong taglay na namanan niya sa kanyang ina. Kaya pala, ramdam ko kanina na si Kulas lamang talaga ang normal na tao sa kanilang tatlo. Ika ni Bernabe. Ang batang si Pedro naman ay may lahi din itong aswang. Oho, marahil siya yung batang inampo ni Mang Juan sa baryo ng Mantiu noon. Ika naman ni Mir. O siya, matulog na kayo at mukhang payapa naman ang lahat sa ngayon. Kaya nagpasya na silang matulog. Kinabukasan ay nagpaalam na ang tatlo. Ngunit pinag-almusal na muna sila nila Mir at Bernabe. At matapos makapag-agahan ay nagpaalam na ang mga ito. Nang papaalis na sila, ay tinukso pa ni Aling Hesusa si Agata. Oh, iha. Magpaalam ka na sa nobyo mo na si Kulas. Naagad namang ikinainis iyon ng dalaga at nagwika. Nana Hesusa naman, huwag niyo nga akong ireto dyan sa pangit na yan. Kahit yun nalang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi ko yun papatulan. Nasabay tawa ng malakas nila Bernabe
Mir, Jesusa at Bernamir dahil sa hindi maipinta ang mukha ni Agatha. Ngunit, nang makita iyon ni Nicholas, ay mas lalo pa nitong inasar ang dalaga at nagwika. Goodbye, babe. Ingat ka, kita tayo ulit. Sana katawan mo lang ang kalahati, di na yung puso mo. Parang wala akong kahati. Na nagwika naman si Agatha ng, anong babe ka dyan? Gusto mong ibalibag kita? Pasalamat ka, wala dito si Angelo. Kung hindi, naku, lagot ka dun. Itsura nito, feeling mo ang gwapo mo? Kapal! Na nagwika naman si Bernamir. Ah sige, ingat kayo. Nawa ay magtagumpay kayo sa misyon ninyo. At hangad ko na sana magkita-kita tayong muli. Na agad namang tumugon sila Enteng, Pedro at Kulas. Salamat po ate! Sana magkita pa tayong muli! Na habang nagkakawayan ng lima, ay binilang naman ni Bernabe ang mga ito. Isa, dalawa, tatlo, apat! Ay teka! Si Angelo nga pala! Lima na! Na agad namang sinabi ni Mir, ano mang iniisip mo dyan? Yung pitong tagabantay ng lagusan. Ika nito ni Nanay Jesusa. Ayan, may lima na. Pero hindi kasama si Enteng. Si Angelo, Bernamir, Agatha, Kulas at Pedro. Oh, dalawa na lang kulang. Nasabay ngisi pa nito. Baliw ka talaga. Ika ni Mir sa asawang si Bernabe. Nang biglang nag-uwi ka naman si Aling Jesusa ng, Sandali nga pala, magpapadeliver ba kayo ng gulay kay Berto? Para masabihan ko yun kapag nakadaan dito. Oh, ayun pala eh. Yan, anim na sila. Ika ni Bernabe, nasabay tumawa pa. Loko ka talaga, pati magugulay idinamay mo. Sabay ngiti nito. Nang nakalayo na sa bahay na mag-anak na Bernabe, ang tatlong binata, ay nagsabi naman si Kulas ng, Ting! Saan na ba tayo nito, Ting? Nang may nakita itong sapa. Teka, sandali lang magtatanong tayo ah. Bigla nitong hinawakan ang mutya ng tubig. Sabay lumusong ito sa sapa at nagsabi, Kiara, nandiyan ka ba? Ngunit, walang sumasagot dito. Nagwika naman si Kulas na, wow naman best friend! Eh pagka walkie-talkie pala yung medalyon mo, astig naman yan, Ting. Na nagwika si Pedro nang, doon tayo mga kuya, mukhang pamilyar na sa akin yung lugar na to. Minsan na akong nakadaan dito eh. Nung sinama ako ni Lolo Juan noon para puntahan ng kaibigan niya na si Lolo Tagoy. At doon lang yung baryo nila oh. Ayun. Kaya agad namang naglakad ang tatlo patungo sa sinasabing baryo ni Pedro. Samantala, balik sa bahay nila Bernabe, ay pinaupo nito ang dalawang dalaga at sinabing, oras na rin siguro para ipamana ko sa iyo ang mga ito. Kaya inabot ni Bernabe ang kanyang itak kay Bernamir kasama ng kanyang gintong buhok at sinabi, ito ang pamana ko sa iyo anak. Galing sa lolo mong tikbalang pa yan. Pakaingatan mo sana. Sabay ngiti nito at haplos sa ulo ng anak. Samantalang nagsalita naman si Mir kay Agatha. Agatha, itinuring ka na naming anak at hindi ka na iba sa amin. Ito ang aking sibat. At hinubad nito ang kanyang suot na kwintas at isinuot kay Agatha. Ingatan mo sana iyan, Agatha. Nasabay yakap nito sa dalaga. Sabay namang nakangiti na napaluha pa ang dalawa. Sagay maganda kayo sa mga mangyayari. Kayo na ang bagong tagabantay ng lagusan. Ika naman ni Aling Jesusa sa dalawang dalaga na nagpakunot naman sa noo ng dalawa.